Maaga nga pala kaming nagising ngayon. Super excited! Andito pa rin sa Hard Rock Bali Hotel. So one night lang palang binook namin dito. Sobrang mahal kasi, nakakabutas ng bulsa. Pati na rin yung mga restaurant nila dito. Sobrang mahal din. Diretso nga pala kami sa breakfast buffet. Titignan natin kung ano yung mga pagkain nila dito. So ang dami nga palang turista at nagpupuntahan na, ang sabi nila, Eid Mubarak kasi, holiday ng mga Muslims, maraming turista from Java Island pumupunta dito sa Bali para magbakasyon. So ngayon ko lang nalaman na iba palang Indonesian at Balinese. Akala ko iisa lang sila. Ang mga Balinese ay Hindu at saka ang Indonesian naman ay mga Muslims. So kakaiba din yung food nila. Very different culture din. So mix yung cuisine nila dito, Balinese at saka Indonesian. Dito sa ating breakfast buffet, ito talagang paborito ko sa Balinese food is medyo spicy. Si Mister naman, yung kinakain niya is scrambled egg talaga yan at bacon with bread. Ako naman, tinitira ko talaga yung rice kasi nga, rice is life sa ating mga Pilipino. Ito nga pala yung Java rice. Kumuha din ako ng bacon at meron din silang beef stew. Parang beef caldereta lang at napakasarap talaga. So ang Java rice nga pala, o tinatawag nila nitong nasa kuning or yellow rice, is nagmula siya sa Javanese Hindu Kingdom dito sa Bali. 100 years ago, so napakatagal na pala itong Java rice. Alam ko famous din ito sa Pilipinas at napakasarap talaga. Yung mga anak ko nga pala is kumain ng waffle at saka si Ariana naman kumuha din ng Fruit Loops. Ito talagang paborito ni Ariana. Pagkatapos nga pala namin mag-breakfast, nagpunta na agad kami, nag-swimming of course. So sulitin natin yung binayad natin dito sa Hard Rock Hotel, Bali, Indonesia. Sobrang ganda na naman pala ng araw dito sa Bali at thank God talaga. Umuulan pag gabi which is good, pag day naman is sunny. Naglalaro yung mga anak ko sa swimming pool kasama si Mister. Napag-isipan ko naman na mag-ikot-ikot dito sa Hard Rock Hotel. Meron nga pala sila ditong temple at meron mga rules. Hindi ka pwedeng pumasok. Kung naka-bikini ka, dapat naka-formal clothes. Meron nga pala sila ditong rock spa at meron ding medical center. Ito nga pala yung back garden nila. Dito kami nag-photoshoot kahapon. Merong mga activities for kids at meron ding park. Dito nga pala yung kids area at makikita mo rin dito ang kids club. Meron din silang cinema. Pwedeng mag-enjoy yung mga bata dito. Dito naman sa kids club, pwede mong iwanan yung mga bata. Hindi ko lang alam kung anong terms and condition. Hindi kasi kami nakapasok. Dapat kasi magstay ka ng longer, hindi lang one night. Para naman masulit mo talaga, maikot mo buong hotel. Napakalaki kasi ng Hard Rock Hotel Bali. At tinan nyo naman, papapagod ka talaga kakalakad. Natapos na nga pala kami sa pagsiswimming at kailangan na naming mag-check out. Meron nga pala sila ditong morning yoga ata at zumba. Sasayaw ka sa swimming pool. Dinaanan nga pala namin yung photos namin. Ito nga pala yung libreng mga printed photos sa photoshoot namin kahapon. Nagbayad din kami kung gusto namin ng soft copy. So alas 11 ng imedya, nagready na kami mag-check out na at babalik na sa aming kabilang hotel. Ayaw nga pala nilang umalis at gusto pa nilang magstay. For unfortunately, isang gabi lang dito at hindi na kaya ng bulsa. So ito na, nakababa na kami sa lobby at ready na mag-check out na. 12 PM nga pala yung check out dito. Yung check-in naman, 3 PM. So alam nyo ba dito sa Bali, namamangha talaga sila kapag nakakakita sila ng twin. Very rare daw ang twins dito sa Bali. Sobrang quick and easy lang pala yung check-out nila at after 5 minutes, 10 minutes ata, nag-book na kami ng Grab at babalik na sa Kuta Paradiso. Napakanda nga pala ng dagat, masisilayan mo talaga pag nagde-drive ka along the road. Si Silas nga pala is nakatulog, inalagaan of course ng kanyang kapatid. Si Silas talaga pag nagbabiyahe kami, palaging natutulog. Yung kambal naman, palaging nasusuka. So after 10 minutes drive, nakabalik na rin kami sa aming previous hotel. Diretso nga pala sa palamig yung mga anak ko at nainitan. Nagdrink agad ng Yakult. Alam yung mga bata ko, paboritong-paborito nila ang Yakult. After magpahinga is nag-swimming na naman yung mga anak ko at si Mister. Hindi nagsasawa sa pagsiswimming at ini-enjoy talaga every moment.
Pagkasapit ng hapon, nag-book na naman kami ng Grab at pupunta kami sa isang restaurant tinatawag na Frankenstein. Ito nga palang restaurant na maraming zombie at pwede ding mag-face painting. So medyo malayo-layo nga pala, sa kabilang dulo pala ito, si Minyak yung tawag. Aabutin ng 30 minutes dahil sa traffic, ito nga pala yung other side ng Bali. Ha? 4:30. So what time is start then? The show? So nag-book nga pala kami ng reservation. Hindi ka po kakapasok dito kapag wala kang reservation. Pagkadating namin pagkaupo, nag-order agad ng pagkain. Alas 5 na kasi ng hapon. So meron nga palang zombie show mamaya at gustong-gusto talaga ng mga anak ko na manood. Bago ang lahat, mag-face painting nga pala si Ariana at si Georgia at si Silas. 100,000 nga pala yung bayad or around 350 pesos. Titingnan natin kung ano ang resulta ng face painting nila. Ito nga pala ay zombie look at nakakatakot talaga. Nag-i-enjoy nga pala yung mga anak ko sa pagpipintura sa kanilang mga mukha, FaceTime nila na mag-face painting. Yung pinili nga pala ni Silas is Joker, si Ariana naman at si Georgia is parang zombie with flower yung mukha. So makikita natin mamaya yung resulta. Meron nga pala silang shop dito, pwede kang mamili ng mga zombie stuff at mga nakakatakot na stuff. So napansin ko nga pala yung mga waitress nila dito nakadamit na NARS. Merong mga dugo-dugo kunwari na parang nasa horror film. So na yan, natapos na nga pala yung face painting ni Silas. Ayan na yung resulta. Yung kambal naman is hindi pa natapos. Pero pagkatapos ng ilang minuto is ayan na yung resulta ng kanilang face painting. Hi, mami! Ah. Look at that. So medyo problemado nga pala si Silas, hindi na nagustuhan yung kanyang Joker face at gusto na niyang tanggalin. Pero tinatry ko talagang isabihin, i-cheer up sa kanya na okay lang yung itsura niya at maganda naman. Pagkatapos nga pala ng ilang minuto is na-serve na rin yung food namin. Nag-order nga pala kami ni Mister ng Indonesian platter. Composed nga pala ito ng spring onion, fried banana, fritter at yung isa yung bula-bula. At meron ding burger, of course merong sauces na Indonesian flavor. Yung mga anak ko naman is nag-order ng fish and chip, burger at saka chicken finger. So napakasarap nga pala ng Indonesian platter, worth it talaga. Medyo pricey yung food nila dito kasi meron silang free show. While kumakain ka dito, meron namang nag-perform na mga zombie. 6:30 nga pala magsa-start yung show, kaya naman naghintay kami ng few hours. Tinikman ko nga pala yung bintang na beer dito sa Indonesia. Pero mas masarap talaga ang Red Horse sa Pilipinas. Kaya naman, boys and girls, good evening and welcome to Frankenstein! Okay. Put you on there. I'd like to call for all the kids in the house, get closer. Get closer. Sit on the floor, love. Come on, sit on the floor. Sit, sit on the floor. The floor. Yes. Sit on the floor. Sit down there. There, honey. Hi. There, there. Sit down there. Yes. Okay. Yay. All right. Pagkasapit ng 6:30, nagsimula na nga pala yung show. Ito nga pala ay mga dancer at sasaya of course para i-entertain ang mga bata. So yung first show nga pala is inspired siya sa film o movie na Coco. So yung mga anak ko, super hilig niya ng mga zombie dahil nanonood yan sa YouTube. Alas 8 nga pala ng gabi, natapos na yung show at lumabas na agad kami, napagod na yung mga bata. Uuwi pa kami at magbubook na naman ng Grab. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!